Well, may update lang po tayo, mga ka-Aldab. May nakuha tayong impormasyon base po ito sa mga, kumbaga, masabi natin na malapit sa Itbulaga. Yung tipong kapag may mga pinag-uusapan ng mga Marites, eh nakakasaga po siya, mga ka-Aldab. May bali-balita nga po sa Itbulaga na, kumbaga, simahan na nga po ang magiging permanente nga po raw na magiging host ng Itbulaga, mga ka-Aldab. Dahil mas pinapahalagahan nga po raw ito ng management. Imbis na si Mengay daw nga po yung may sariling production number, eh parang sinasapawa na nga po ito ni Maha Salvador. Real talk to, mga ka-Aldab. Totoo po yan. Kasi po pwede naman po si Mengay lang ang gumawa ng kanyang sariling dance production number. Pero, kumbaga, parang ang pinakabida nga po ron eh si Maha Salvador. Pero kung titignan nyo, mga ka-Aldab, eh si Mengay naman po talaga yung pinaka main host nga po sa Itbulaga. Hindi po ba? Bakit kailangan pang ikumpara siya kay Maha Salvador? Gayong po pwede naman po na paghiwalayin at gumawa po ng sariling performance si Main Mendoza, gaya nga po ng ginagawa ng Itbulaga na pag kay Alden lang, kay Mengay lang. Di po ba? Real talk to, mga ka-Aldab. Ito po ay base sa loob po mismo ng management, sa loob nga po ng mismo ng, kumbaga, APT. Marami kasing reaksyon ngayon, mga ka-Aldab, ang nakukuha po natin sa social media. Lalong-lalo na nga po yung iringan ng mga kapwa po main fanatics. Marami po kasing disappointed sa o hindi po talaga nagustuhan yung nangyari. Lumalabas po kasi rito talaga, mga ka-Aldab, eh wala na po silang interest para kay Mengay. Gumagawa lang po sila dahil binabayaran po sila. Kasi kung totoong fans ka, eh kailangan mo rin mag-react. Di po ba? Tama naman po yung ibang netizen na nagko-komento na, kumbaga, parang sinasabi nga po nila na ano ba namang klaseng kaibigan yan? Ano ba namang klaseng BFF daw yan kuno? Kung sa national TV pinapakita nila niya kung gaano siya kasutil, eh lalo pa siguro pag off-cam. Sa bagay, nakikita naman po kung paano niya bulihin si Miles, kung paano niya sabunutan, kung paano niya, well, kumbaga, marami pong nag-react, ha, na taga ABS-CBN na nanonood. Hindi po daw nagawa ni Mahayan sa mga naging o sa, kumbaga, sa pagiging host niya sa iba't ibang istasyon sa loob po ng ABS-CBN. O, ang pinupunto ko yung pagiging guest niya. Never nga po niyang, kahit 1 week pong guest siya sa Showtime, sa mga palabas sa ASAP, never po siyang nagsambunot, no? Talagang, kumbaga, dito lang po talaga sa Itbulaga daw lang po nila nakita. Nakakatuwa lang po, mga ka-Aldab, dahil marami pong kumakampi sa atin, kahit na hindi po siya true-blooded Aldab Nation, pinagtatanggol po nila si Mengay. Ang mga main fanatics ngayon, alam mo na kung sino yung totoo at kung sino yung hindi. Sabi nga ng mga ibang main fanatics, ngayon nalalaman na nga po raw kung sino talaga yung totoong kakampi ni Mengay at kung sino yung ginagamit lang po si Mengay. Kasi sa totoo lang, kung mawawala na po yung BFF ni Mengay, wala na po silang ibang makukunan pa ng update. Wala na pong magbibigay sa kanila ng mga posts. Wala na pong masabi natin na tumutulong sa kanila. Ito yung mga bayad na, eh, mga ka-Aldab, na kailangan po nilang gawin, kailangan nilang pagtakpan. Di po ba? Tama naman po yung sabi ng iba. Eh, paano? Halimbawa, ang nangyari, eh, hindi sinasadyang si Main Mendoza yung gumawa nun kay Maha. Ano naman kaya magiging reaksyon ng mga netizen? Especially kapag mga fans naman ni Maha, nakita nilang ganun yung ginawa ni Mengay. Siyempre maraming magre-react. Di po ba? Maraming magko-komento. Nasasabihin nila, ganyan yan si Mengay porket siyang pinakabida rito sa Itbulaga.
siya yung number one host, siya yung etc. etc. Di po ba yun po yung ipupunto ron eh? Yun yung ibabato po sa kanya. Pero wala eh. Kumbaga hindi naman po ganun. Never pong gagawin yun ni Mengay. Kasi si Mengay, sa totoo lang, may respeto naman po yan eh. May paggalang. Di po ba? Kaya nga po, maraming nag-react. Hindi natin maiiwasan, mga kaldab, sa mga nag-react, sa mga taong kumbaga lumalabas ngayon na sobrang panig sa kay Maha na akala nyo eh, main fanatics yung pala, hindi. Para po lang po pala sila sa mga Armin. Ibig kong sabihin, mga kaldab, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na yung mga Armin taga ABS-CBN karamihan dyan, di po ba? At saan po ba galing si Maha? Sa ABS-CBN din. Kaya normal lang na ipagtatanggol po nila si Maha kesa kay Mengay, di po ba? At least lumabas na po yung katotohanan. At least may point na po tayo na wag po kayong magtitiwala sa mga Armin. Especially, talagang sinusuportahan lang po nila yung taga ABS-CBN. Real talk, mga kaldab, kasi dito pa lang may kita mo na yung bias eh. Yung pagka-bias, di po ba, na akala nyo, ine-expect natin na kakampihan tayo ng mga main fanatics. Gayong sa main fanatics nga po, ito nagsimula yung issue. Sila po muna yung nag-provoke para kumbaga pag-usapan. Kaya lang sa bandang huli, sila po yung binanata ng admin po nila. Mismong admin po nila, binablock sila, tinatanggal sila sa pagiging membro. Doon, yun ang bias, di po ba? Yun talaga yung totally na hindi maganda at hindi makatarungan. Kasi nag-react ka lang para ipagtanggol mo si Main Mendoza, di po ba? Masama po ba yung sinabi ng isa? Wala naman pong mura, wala naman pong panglalait, wala naman pong panggigipit. Basta ang sinabi niya lang kung ano yung naging reaksyon niya sa nakita niya sa ginawa nga po ni Miles o ni Maha sa kanya. Kaya lang siyempre, mga kaldab, hindi naging maganda sa admin yung sinabi niya. Kasi parang sinasabi niya na kumbaga konting ano lang naman, wag pa masyado palakihin. Ang sisti kasi dun yung reaksyon ni Mengay. Siguro hindi napanood ng admin. Kumbaga hinayaan niya lang o kaya patay Malaysia na lang po siya habang pinanonood niya. Kasi titignan mo yung mukha ni Mengay, kakaiba po talaga yung naging reaksyon niya. Lalong-lalo na po yung mga taong nakapanood mismo. Di po ba? Yun nga po yung sinasabi ko. Yung mga nakapanood na main fanatics, nag-react sila. Ang problema, binas pa sila ng kapwa nila main fanatics. Ngayon alam na, di po ba, na ang mga Armin ay sa ABS-CBN to lang po talaga pumapanig. Real talk yan, mga kaldab.